Kamakailan lang, pinabura ng Korte Suprema ang 5 riders sa kanilang kaso laban sa isang e-commerce company. Ano ang sinasabi ng desisyon? At tagumpay ba talaga ito sa lahat ng mga taga-deliver, mga nasa gig economy? Pag-usapan natin yan, mga kakampi. Ang kasong ito ay tungkol sa mga riders na hinire ng isang e-commerce company para mag-pick up ng mga items sa sellers at i-deliver sa warehouse ng e-commerce company. Sa kontrata ng riders, nakasahad na hindi sila empleyado kundi independent contractor for a 1-year period. Kalaunan, hindi na raw binigyan ng schedules at ruta ang mga rider. Dahil dito, nag-file ng complaint ang mga riders sa DOLE at iginiit na illegal dismissal ang ginawa ng kumpanya. So ano ang issue? Ayon sa riders, dapat silang ituring na regular employees na may karapatan sa benefits at higit sa lahat sa security of tenure. Ayon naman sa e-commerce company, malinaw sa pinirmahang kontrata na sila ay independent contractor at hindi empleyado. Umakyat ang issue hanggang sa Supreme Court at ang ruling nito, base sa facts ng kaso, ang riders ay dapat ituring na regular employees ng e-commerce company na may kaakibat na karapatan kahit iba pa man ang nakalagay sa kontrata. Una, ayon sa korte, ang pagiging empleyado ay nakabase sa aktwal na sitwasyon, hindi sa kasunduan. Ginamit ng Supreme Court ang fourfold test para i-determine kung may employer-employee relationship. Kung meron ang sumusunod, dapat ituring na empleyado. Pagpili at pagkuha ng employer sa empleyado. Pagbayad ng sahod. Kapangyarihang i-dismiss ang empleyado. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang kapangyarihang kontrolin ang kilos at gawain ng empleyado. Ayon sa korte, pasok ang riders sa lahat ng aspeto ng test na ito. Hinire ng kumpanya ang riders, sineswelduhan at may kapangyarihang tanggalin. Pinaka-importante, may control ang kumpanya sa pamamaraan o means and methods ng trabaho ng mga riders. At parte ng usual business ng kumpanya ang kanilang serbisyo. Halimbawa, required silang gumawa ng route sheet para i-track ang arrival, departure at unloading time ng mga items at mag-submit ng trip tickets at incident reports. Bukod sa fourfold test, ginamit din ng Supreme Court ang economic dependence test. Sa test naman na ito, tinitingnan kung gaano ka-dependent o umaasa ang worker sa alleged employer sa industriya. Dito, malinaw na umaasa ang mga riders sa kumpanya para sa patuloy na trabaho. Dahil sa facts ng kaso, sinabi ng Supreme Court na regular employees ang mga riders at hindi sila independent contractors. Patungkol naman sa fixed term na 1 year, ayon sa korte, valid lamang ito kung may bargaining power o may kapangyarihan mag-negotiate ang empleyado. Dito, walang special qualifications ang riders at walang kapangyarihan makipag-bargain sa terms ng contract. Di rin na ipakita kung paano napagkasunduan ang 1-year period. Dahil dyan, sabi ng Korte Suprema, hindi valid ang 1-year na fixed term na nasa kasunduan. Ang ending, tineklara ng Supreme Court na illegal ang pagtanggal sa mga riders at inutusan ang kumpanya na ibalik sila sa trabaho at bayaran ng back wages. Sa ating palagay, magandang paalaala ang kasong ito. Kahit ano pa ang ilagay sa kontrata, ang karapatan ng mga manggagawa ay nakatakda sa batas. Kung sa aktual na sitwasyon, gamit ang fourfold test at economic dependence test, ay dapat ituring na regular employee. Kailangan respetuhin ang kanilang karapatan. Para sa posibleng gabay sa inyong sitwasyon, maaaring i-contact ang DOLE Hotline 1349 o sumangguni sa lokal na DOLE office sa inyong lugar.